And manipis lang yung dalawang hero na yan, Lancelot and etong si what do you call this group? Number 3. Kaya na bahala sa mga tradit nyo, Madam Kaisaya, Madam Yasu. But please take us through the action. Thank you so much, Wolf! Game 3 of the battle between Season 4 Champion and Season 2 Champion. Ito na nga, para sa Season 4 Champs, we have that Valir for Felicia, JP on that Lancelot, Pusaket with the Nakai, KLBJ para sa Gushon, at si Renjo naman ay merong Tham. Yeah, but for the Season 2 Champion natin is Ethan, pero hold that thought kasi si Yaku ang mapa-first blood na invade agad. Classic Season 4 Champion, classic strat na pang-invade and para mapigilan na mag-snowball agad yung mga course kung maganda Season 2 Champion dito na pabagsak na nila itong isa sa side ng Season 2 Champion. And hindi man nila nakuha yung buff, but nakuha naman nila yung first blood. Pera pa din eh, pera pa din yan eh, para sa side ng Season 4 Champion eh. And you don't want itong si Lancelot na mag-snowball din agad-agad. Pero Q, papasok, knock up para sa dalawa, Rafflesia using the flicker. Pero Dizanya, hahabulin kita kahit saan nga pa magpunta, na pabagsak niya naman dito itong si Valir. But at the same time, they will be losing Q. Lalaban pa rin dito yung Season 2 Champions natin. At mukhang papasok na si KLBJ. They're gonna be taking out this Lancelot. And they're going for more Dizanya. May isa niya dito si KLBJ, sabay lipad. I'm out of here. I'm out of here nga din. Etong si Tether, another series of stuns. And blades na naman, coming from Clay, KLBJ. Wala namang iba to. Bumabalik na si Valir. Pero bakit bumalik na pa, Dizanya? Na, safe na sila eh. Safe na sila. I guess, ano, taking the chance na baka kaya pa. Kasi manipis nga lang din talaga dito si KLBJ eh. Pero we're saying na dun sa may team fight, kumaga tatlo yung kalaban nila, dalawa lang sila, and kakabalik lang ni Valir, but still JP, Lancelot pa rin yan, the damage is there, normally ka rin yan, you have the stuns on Farsa pero nagko-cooldown din yan. But you know what, early game time nakikita talaga natin yung advantage ng Season 4 champ dito. Kung gusto nila laro, they have to end the game as soon as possible. Pareho sila dito na no marksman lineup. Pero teka lang, onto the top side, we have the 2v1, 3v1 ongoing. Figure out dyan ang ating Chong. But then again, makakawala ba? No, they wanna go for team fight. Space created para sa ating Farsha dito. JP going solo, mapupurahan nga. Pulit ba? They gonna go for Tets, and Tets will fall down as well. Sabay umiikot naman, galing dito si Pew dito. May hapo rin ba? Uy, kamuntiga na pwede niyo kasi si JP, pero naging mas maingat siya. And I guess okay na rin yun, no, na naging maingat siya. Kasi ang daming membro ng Season 4 na nandun. Takam na takam sila dito kay Kuya JP. Low health, low health. Pero I guess ayaw talagang pahuli. Kaya niyang i-minus 1 agad dito si Farsa, yung kaisa-isang manifest sa kanila, kumbaga, para sa side ng S2 Champions natin, madam. Talking about the win conditions ng parehong team natin, we already mentioned a while ago, Season 4 Champion, win condition nila, early game time, patuloy lang nila yung kanilang pagpupok, pagbe-burst down, habang hindi pa dumadating sa point na kailangan na magsama-sama ng Season 2 Champion. Pero, winning condition ng Season 2 Champion natin is during the late game time, na kung saan masyado na mataas ang sustain itong si Esmeralda, si Chong, si Kufra, at si Xborg. At kung saan pwede na lamang mag-free hit, free hit dito sa bandang likod ang Farsha natin, or mag-create ng space para sa kanila. Pero ito nga, off-tong cam kill sa taas ng mapa natin, nakakuha ng kill ang ating Gushon. At the same time, middle lane part of the map, makakakuha din ang ating Lancelot. Itong dalawang assassin na nasa side ng Season 4 natin, talagang bigay na bigay sila sa pagkuha ng kills. And at the same time, talagang nai-utilize nila yung win condition nila na binanggit natin kanina. Yeah, and then sabay transition sa turtle. And that's an easy turtle para sa side ng Season 4 champion natin. Walang contest na nanggaling sa side ng Season 2. They're trying to get a kill para kay Gushon, bouncing ball, pero walang follow up yan kasi chinek na sa may bandang likod ng the rest of the Season 4 champion yung mga ahabol sana kay Gushon. Walang lalabas dito sa torre na to. Kung nakalabas man itong si Tets lang yan, and hindi na nila mahahabol itong si Gushon. And falling star moon just for the buff para mas mabilis nila makuha, pero makukuha at makukuha pa rin naman ni Yaku. But at the same time, you, tamang si Iblang, huwag kang lalapit. Bawal ang paghuli. Pero bisa niya ang tunay na mahuhuli. Hindi na rin nakalipado na mega kill in the hands of KLBJ. Ang Season 4 champion, ayaw nang ipa-late game ang laro. Sabi, double assassin, fast game. Hindi na darating sa point na kailangan nyo magsama-sama tapos hindi na namin ma-burst down yung Esmeralda o maybe itong si Xborg o si Kufra.
Magiging problema na lang dito though sa side ng Season 2 champ, eh kung may lumikod nga sa maiwan na wide open yung ating Parsha, si Desenia, sa side ng Season 2 champ. Pero looking at the playstyle ng Season 4 champ ngayon, parang wala talaga kasi space na gustong ibigay. Tignan mo yung sinahawakan na bush ni Fuzakin dito, tsaka ni Raplicia. Information. Ito yung intel na binibigay sa kanyang mga kakampi. O asan yung mga Season 2 chaps? Ah, ando. Sige, push kayo sa baba. O, di ba? Yung gusto natin at top lane. Siya na yung nakuyog nung dalawa. Siya pa yung nakapatay ng Parsa. And I believe you, nagamit niya na din yung ulti niya doon. Kill DJ, nakikipagdigmaan sa dalawa. Kasama niya naman dito si Akai. Pero Cho, mapapatay at mapapatay pa rin dito itong TPU at mga susunod na dito si Tess. Nandito na ang backup. Raplicia will be there. Pusagan, I mean, JP as well. At Lupa, I mean, dalawa pa nga ang bumagsak. Sila na yung nag-initiate. Sila pa yung namatayan. Actually, tatlo silang bumagsak kasama si Desenia. Simula nung napatay siya. Neto ni KLBJ. And also, getting the turret at the bottom lane. Tumalo na dito si Yaku. Wala ka ng pantakas. Yaku is dead as well. Pero si Pew may pansipa pa. Kaso nga lang problema, I think, kay Pew wala siyang damage. Even makapag-way of the dragon na naman Parsa. Pero ayaw din talaga neto ni Kuya JP, madam. Well, grabe talaga dito. Ano? Iniisip ko if may chance dito ang Season 2 champs na kung early game type tapatan, if meron silang marksman sa lineup. Pero habang sinasabi natin yan, shut down para sa ating Gushun doon. So, pwede para nyo ah, light of hope yun para sa Season 2 champ ah. Pero then again, medyo mahaba-haba pa nga habulin kasi napakalaki ng lamang ng Season 4 champs natin. At eto na nga, bakbakan ulit sa jungle camp ng Season 2 champ natin. Ako makakakuha ata ng isang kill. Masya-shutdown din. Pati si JP, dalawa ang na-shutdown dito. So medyo nakahabol na nga, dumikit na halos ang ating goal dito. Kanina parang mga nasa 9k yan eh. Pero ngayon, nasa 4k or 6k na lang. So malaking bagay din kahit papano. Siya ako hahabulin dito. Nako, Raplicia, kahit na mag-suppress ka dyan. Nako, dalawa kami dito. Tutulungan ka pa rin namin. Medyo na gano'n lang. Medyo naghintay lang sila doon kasi gumamit ng Ice Queen Wand. Itong si Kuya Raplicia. But anyway, napatay nila dito. Ito si Lancelot pero nagbabalik nga muli. And muna yakap nila dito si Tet. Tet is still alive. Tet's makakapag-flicker. Yakap naman ang mapagbabayan ng buwis na natunaw ng isang Tamos in the hands of Renzio. Nandito na si LBJ. And mukhang wala na siyang maaabutan. Season 2 champion, nabawasan pa sila ng isa. Looking forward na mapatay or makuyog sana nila yung isa. Pero ang nangyayari, sila kasi yung nababawian eh. Mm-hmm. And may ibang sustain kasi Renzio on Tamos. May pang sustain. Sustain na sustain. Tatlo ang papasok at the bottom lane. Naagaw pa yata yung jungle. Oo nga, naagaw pa yung purple buff dito. Last insanity, gagapin na ni Ison. Pang depth lang. Salute. Doon sa mga pinion para lang Ison. Para hindi lang ma-push yung middle turret nila. Pero sa top lane, pinoproblema din nila. Lahat ng lanes nila or two lanes sa side ng Season 2 champion dito. Pressured, hindi masyado makapasok dito sa Raplicia. Duguan. I mean, valir dito sa Raplicia. Man, tama keeping away lang in the rest of the Season 4 with that Feather Age strike coming from Parsa. Magda. Ay nagda pa rin dito talaga ng management ng minion waves ng Season 4 natin. Konting pitik na lang yung Torre sa gitna. Buti na lang nakuha pa nila. Ayaw pa basag. Actually, pati nga, parang yung tier 2 sa baba ng lane natin, parang isang kalahating hipa na lang. And I guess kaya na. Kahit na kompleto yun yung pagkahipan mo. Konting hipan lang, no? Pero, I think it is enough para mapabagsak na yung T2 turret at about lane nga ba? Hindi, kala ko hindi pa pa ito. Okay. Pero after all, babagsak at babagsak yung mga remaining Tier 2 tower ng side ng Season 2 champion at mga may ipin nila dito si Pew. Hindi na nakapag-initiate, hindi na nakapag-wake of the dragon, wala na silang nahuli. He is dead. -1 at mukhang Ison, dugu-duguan, masisave pa rin naman siya. Buhay pa rin naman dito si Ison, even though may immortality. Might as well just save din yung immortality. Pero tinalo na nila dito si Yaku. Walang ikot. Itong si Tuzaken. But Yaku, still after all, dead. Si Renjo! Si Renjo, masyadong matapang. Masyadong matapang, man. Bawal lumabas. Pero saan papasok sa inyong mga bahay? Hindi nila sa insanity. Tapos na yung immortality para lang mag-depth. Yung kanina. Ang ganda ng joke out ni Ayason na. Yup. Ang ganda ng joke out talaga. Kailangan niyo yun. Kailangan niyo. Kung wala siya pinto. Additional gold yun, man, para sa Season 4 champion natin. Pero eto na, hindi na naman po masisilayan yata ng Season 2 champion natin ang mga Tier 2 turret ng ating Season 4 champ. At meron na ipit dito! Ang ganda!
na nga kayo doon. Pero si Akai magpapunish 1-for-1 trade tayo dyan sa baba ng mapa natin. May mga unseen plays lang, you know, yung season 4 champ kung minsan. Pero ang pamatay naman dito sa side ng season 4 more likely is yung mga tank, the support, yeah. And yung mga valuable kill nakukuha at nakukuha ng season 4 champs. Yung mga cores dito na meron yung side ng season 2 champs, which is mainly the Esmeralda, natche-check ng season 4 champs in exchange for just a support na hindi naman masyadong malaking bawas para sa side ng S4. In fairness pala, first death pala ni Fuzak and yun, yung akay natin. Assist to. So, yung kanyang kill participation, I mean, assist participation, or yung, pag-join niya sa mga team fights, nandiyan, napakataas ng presence. So, laking tulong. Then, of course, sa pangahawi ng mga kalaban dito para maka-free hit ang ating mga assassins, yung si Lancelot, tsaka si Gusion. Pero, alam ko tayo at give it a treat ng Season 2 champ! Dalawa na ang patay sa side ng Season 2 natin. At mukhang hindi sila titigil sa pag-clear ng minion wave. Yes, this turret pa nga sa baba, pwedeng mapabagsak na rin. Disay niya, try to create a space, medyo masakit ang ating Parsha. So, tamang free hit lang sa ang range lang. Yeah, that's the best na magagawa ng Season 2 champion dito. And kung ano man yung magiging winning condition dito ng Season 2 champion against this lineup sa Season 4 champion, ang hirap sabihin, kung mapabagsak nila itong si JT at si KLBJ at the same time, kada team fight, kada pasok dun sa base nila for the Season 2 champ, I guess may laban pa, pwede natin mapush. Pero napaka-low ng chance na mangyari yon kasi nga because of the mobility and they don't have much lockdown and hindi nila talaga ma-check yung dalawang to kasi it's either KLBJ or JT pero parehas din namang may burst damage. Kung pipili sila, dapat sabay na kasi ang hirap pagsabayin eh. Hindi naman kasi nagsasamang pumasok yung dalawa eh. Kumbaga, JT una, KLBJ later, parang ganun. So may reserve pa din and mayroon pang Valir, the show factor coming from the torrent neto ni Valir. So paano ka papasok kahit sabihin natin isa kang show, isa kang Cupra, isa kang Esmeralda, it's either masunog ka or masusunog ka talaga. Tsaka itong kay Renzo, yung kanyang thumbs, medyo hindi lang natin napapansin, pero may item na yan, a vengeance pa. So kapag teamfight talaga, gana-gana, kumbaga balik sa inyo yung damage nyo, yan o, saluin nyo. At ito na nga, sinalo na ng Tore sa gitna ng mapa natin. Buhay pa ang Lord. Madedepensa pa nga ba ito? So medyo delikado ang lagay, baka bastan siya doon. Oy, may konting survivability. Pero ang tier, inhibitor turn natin sa baba, bagsak na. Lagi patay dito si Yaku. And burst na burst agad itong si Yaku. Men, grabe naman si Kuya Akai na nandun si Puzakin. Men, para push lang si Dizanya. Pero Dizanya hindi na makakalipad. And this is the game as Season 4 champion. Gigil na lang. Gigil na lang. That's the confident look eh. Parang ganun. Yeah, walk up like this. Walk up like a champion. I guess yung term is parang maging easy to execute para sa Season 4 champs. Parang